May mga basketball coach, dating NBA player at maging mga sports analyst ang naniniwala na makakapasok si Kay Soto sa NBA basta huwag lamang itong titigil sa patuloy na pag-iensayo at pag-improve sa kanyang estilo ng paglalaro ng basketball. Ang dating player ng Golden State Warriors na si Raymond Townsend ay naniniwala na baka si Kay Soto ang magiging kauna-unahang homegrown Filipino na makakapasok sa NBA. Nasabi ito ng dating Golden State Warriors player at ang kauna-unahang Filipino-American na nakapaglaro sa NBA. Si Raymond Townsend ay isang Filipino-American at na-draft sa NBA noong 1978. Naging first rounder ito ng NBA draft. Naglaro ito para sa Golden State Warriors noong 1978 hanggang 1980 bago napunta sa Indiana Pacers noong 1981. Nasabi ni Raymond Townsend na baka si Kay Soto ang magiging kauna-unahang homegrown Filipino na makakapasok sa NBA dahil na rin sa pinili ni Kay Soto na umalis sa Pilipinas at dito sa US magsanay. Ang isang dahilan na nakikita rin ng karamihan kung bakit nasabi ni Raymond Townsend na baka makapasok si Kay Soto sa NBA ay ang level ng kompetisyon. Alam naman natin na karamihan sa mga magagaling na manlalaro ng basketball ay napupunta sa minor league ng NBA o kung hindi kaya ay nasa top performing basketball universities dito sa US. Na kung saan tama ang naging desisyon ni Kay Soto dahil napabilang ito sa NBA G League o minor league ng NBA at may katagalan rin ang naging pagsasanay niya dito. Sasang-ayon ako sa sinabi ni Raymond Townsend na baka si Kay Soto ang maging kauna-unahang homegrown Filipino basketball player dahil na rin sa nasa tamang landas ito at patuloy na nag-iensayo sa US. Ang kailangan na lang ni Kay Soto ay ang isang liga na mataas ang level ng kompetisyon na hindi masyadong nalalayo sa level ng kompetisyon sa NBA. Masasabi ko na ang NBA G League pa rin ang isa sa magandang options ni Kay Soto dahil na rin sa ito talaga ang pinakamalapit sa NBA. Maganda rin naman ang EuroLeague at hindi nalalayo sa level ng NBA G League. Ang magiging kaibahan na lang ay kung sino ang mas makakadevelop ng husto dito kay Kay Soto, ang NBA G League ba o ang EuroLeague? Sa nakikita naman natin kay Kay Soto ay patuloy lang ito sa pag-grind sa pag-insayo kahit na wala itong team sa ngayon at isa ito sa katangian ng isang basketball player na magiging successful sa hinaharap. Bigyan lang natin ng oras si Kay Soto at maging matyaga lang tayo sa paghihintay sa kanya habang unti-unti itong lumalakas. Naniniwala naman ang Phoenix Suns coach na may posibilidad na si Kay Soto ang maging simula ng pagpasok ng mga homegrown Filipino basketball players sa NBA. Kung magawa ni Kay Soto na maging ang kauna-unahang homegrown Filipino sa NBA ay sigurado na maraming mga Pinoy basketball players ang mag-a-attempt o susubok na makapasok rin sa NBA. Masasabi ko na hindi lamang para sa sariling interes ang ginagawa ni Kay Soto dahil kung makakapasok ito sa NBA ay magsisilbi siyang halimbawa at inspirasyon na rin sa mga iba pang homegrown basketball players. Tama naman ang sinabi ng Phoenix Suns coach na si Monty Williams dahil ang kailangan lang ay ang unang homegrown Filipino basketball player na makapasok sa NBA at magtutuloy-tuloy na ito dahil kung magawa ni Kay Soto na makapasok sa NBA ay sigurado na marami ring homegrown Filipinos ang mahihikayat at susubok na makapasok dito. Kung mangyayari ito ay aangat rin ang ating ranking sa FIBA. Siguradong aangat ang rankings natin sa FIBA dahil dadami ang mga dekalidad na players natin na kayang makipagsabayan sa NBA players ng mga ibang bansa. Ilan lamang sa mga homegrown Filipino basketball players ang nag-attempt o sumubok na makapasok sa NBA at karamihan sa mga magagaling na players natin ay nakontento na dito sa Pilipinas at hindi na nag-attempt pa na makapaglaro sa NBA. Masasabi ko na marami tayong dekalidad na players na kayang maglaro sa NBA lalong-lalo na sa mga guard positions pero hindi magiging kumbinsido ang mga NBA scouts kung hindi mo susubukan na makipag-compete sa isang liga na kagaya ng NBA G League o sa EuroLeague dahil mas kinikilala ng mga NBA scouts ang mga ligang ito kaysa sa mga iba pang liga ng ibang bansa.
Kaya nasasabi rin ng mga ilang kilalang basketball coach at players dito sa ating bansa na nasa tamang landas si Kay Soto patungo sa NBA dahil na rin sa alam rin nila na mataas ang level ng kompetisyon doon sa NBA G League at Euro League. Alam na rin natin na may mga ilang team sa NBA G League ang nagkaka-interes dito kay Kay Soto at posible na maglaro si Kay Soto ng isang season na muna dito sa NBA G League bago magpa-draft sa NBA. Kaya posible ang dalawang options ni Kay Soto na opisyal na magpalista sa NBA Draft 2021 o kung hindi naman kaya ay sa 2022 ito magpapa-draft. Isang option rin para kay Kay Soto ang mga teams na nasa EuroLeague dahil naging daan rin ito sa mga non-US NBA prospects. At hindi rin natin maaalis ang posibilidad na dito mapunta si Kay Soto. Ito lamang ang mga ilan sa pwedeng tahakin ni Kay Soto sa ngayon. Nasabi rin noon ni Coach Brian Shaw na hindi gaanong nakakakuha itong si Kay Soto ng bola sa opensa sa kanilang dalawang scrimmage games noong Disyembre ng nakaraang taon. Kahit na limitado ang kontribusyon ni Kay Soto sa opensa at dahil na rin dito ay mas pinagtuunan niya ang performance niya sa depensa, lalong-lalo na ang kanyang blocks at yung presence niya sa depensa at pag-alter niya sa mga tira ng mga kalaban. Magaling si Kay Soto sa sitwasyon na ito dahil alam niya na hindi siya ang go-to guy kaya sinubukan niyang makatulong sa ibang paraan at sa scrimmage games naman nilang ito ay sa depensa siya nagpakita ng kanyang galing. Mahalaga sa isang player na makapag-adjust ito para makatulong sa kanyang team at isa lamang ito sa magandang katangian ni Kay Soto. Marami ang naniniwala dito kay Kay Soto na siya ang magiging kauna-unahang homegrown Filipino basketball player sa NBA dahil na rin sa mga katangian at kakayahan nito na nakita ng mga coaches at dating NBA player. Para sa akin naman ay dapat tuloy-tuloy lang ang pag-iensayo at ang pag-polish niya sa kanyang mga galaw para maging smooth pa ang galawan nito sa mga official basketball games. Gaya rin ng pananaw ni na Raymond Townsend at Phoenix Suns coach Monty Williams ay sasang-ayon ako na baka si Kay Soto ang maging kauna-unahang homegrown Filipino basketball player at magbubukas ng pintuan para sa mga iba pang young homegrown Filipino basketball players na maghahangad rin na makapasok sa NBA. Yan na muna para sa video natin ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.